Pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. ESP 5 Quarter 3 Week 4. Naririto ang ating most essential learning competency. Content o nilalaman ng aralin na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalaga ng pagpapakita ng mga natatanging kaugalang Pilipino, pagkakaroon ng disiplina para sa ikabubuti o kabutihan ng lahat, commitment at pagkakaisa bilang tagapangalaga ng kapaligiran. Bawat tao ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat na kailangan niyang gawin at isakatuparan. Isa sa mga responsibilidad na ito ay ang pagiging responsable o responsibilidad na pangalagaan ang ating kapaligiran. Maging mapanuring tagapangalaga ng mga likas na yamang ng mundo, at kapag hindi tayo nagmalasakit sa kapaligiran natin, tayo rin ang magdurusa sa bandang huli. Sa atin din mapupunta ang maraming basura, maruming hangin, maruming tubig at iba pa. Sa araling ito ay iyong matututunan ang mga paraan ng pagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran at pagiging vigilant o mapanuri sa illegal na gawaing nakakasira dito. Mahalagang maunawaan mo ito upang magamit mo ang kaalamang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pag-aralan ang mga larawan na nasa screen natin. Tungkol saan kaya ang kanilang ipinapakita? Tama, ipinapakita nila ang mga responsibilidad na dapat mong ginagampanan bilang bata at mamamayan. Sa kabilang banda, anong pananagutan o responsibilidad na ba ang ginawa mo upang mapangalagaan ang kapaligiran? Paano mo ba mapapangalagaan ang kapaligiran? Ano-ano ba ang dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang ating kalikasan? Para sa una nating gawain sa pagkatuto bilang isa, ayusin ang jumbled letters upang mabuo ang salitang tumutukoy sa mga gawain ilegal na may masamang naidudulot sa kapaligiran. Gawin ito sa iyong sagotang papel. At naririto ang mga tamang kasagutan. Para sa number 1, paggamit ng dinamita. Number 2, pagtutroso. Number 3, pagbimina. Number 4, maruming usok sa pabrika. At number 5, pagkakaingin. Ang pagiging vigilant o mapanuri sa mga pangyayaring ilegal sa ating kapaligiran ay isa rin sa mga responsibilidad natin bilang tagapangalaga ng mundo. Ang pagiging sakim ng tao sa pag-angkin ng mga bagay na sobra sa kanyang pangangailangan ang nagiging dulot ng kasamaan at pang-aabuso sa mga likas na yaman ng mundo. Ilan sa mga responsibilidad o pananagutan natin sa kapaligiran ay ang mga sumusunod. Number 1, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Number 2, pagpapanatiling malinis ng daluyan ng tubig. Number 3, pagtatim ng puno minsan sa isang taon. Number 4, pakikisa sa mga programang pangkapaligiran sa pamayanan. Number 5, pagpapanatiling malinis ang paligid. At number 6, maging mapanuri sa mga nangyayari sa paligid o kapaligiran. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin at unawain ang maiksing dialogo. Pagkatapos ay sagutan ng mga tanong sa iyong sagutang papel. At naririto ang mga katanungan. Anong pag-uugali ang ipinakita ng dalawang bata? Paano nila pinapahalagahan ang kapaligiran? At naririto ang mga tamang kasagutan. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin sa Matuto sa Iba sa pahina 144 to 145 sa Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, ikalawang baitang. Ikatlong markahan ng isang kwento at alamin ang epekto sa pangingisda ng paggamit ng dinamita sa pamamagitan ng pagkumpleto sa concept map sa pagkatapos ng ating kwento.
Ang pamagat ay ang kawawang mga nilalang sa dagat. Palubog na ang araw. Tahimik ang lahat ng mga nilalang sa kaharian ni Haring Neptuno. Biglang dumating si Pating, ang leader ng pwersang militar ng mga nilalang sa dagat. Haring Neptuno, nakikita ako ng dalawang bangka na maraming lulang mangingisda. May dala silang mga dinamita. Papunta sila sa gawing ito, pag-uulat ni Pating. Ano? Dali! Iipunin natin lahat ang nilalang sa dagat at dalhin sa ligtas na lugar. Utos ni Haring Neptuno. Tinipon ni Pating ang lahat at dinala sa kanilang taguan. Kawawang mga nilalang ng dagat, mawawalan sila ng pagtataguan pagdating ng panahon kung magpapatuloy ang mga mangisda sa paggamit ng dinamita. Baka mamatay tayong lahat, pagdadalamhati ni Pating. Samantala, sa di kalayuan, naliligo sa tilingan at ang kanyang anak. Wala silang malay na nakaambang panganib. Nasalubong nila si Talakitok. O, pinsan Tulingan, mukhang masaya kayong lumalangoy. Yan ba si Tuling? Ang laki na. Pagbati ni Talakitok. Oo, pinsang Talakitok, dadalhin ko ang alak kong si Tuling sa ilang magagandang lugar kung saan maari siyang lumangoy. O sige, pinsang Talakitok, magkita na lang tayo uli. Tugon ni Tulingan. Ilang saglit pa ay minapansin si Tuling. Inang, tignan mo po, may mga nalalaglag na mga bagay. Ano po ang mga iyon? Tanong ni Tuling. Huwag na huwag mong lalapitan ang mga iyon. Dali ka, Tuling. Basta sumunod ka sa akin, babala ni Tulingan. Hindi ka agad sumunod si Tuling sa kanyang nanay. Hindi niya mapigilang lapitan ang bumabagsak na mga bagay. Ano ito? Para saan kaya ang taling ito? Sabi ni Tuling sa sarili. Napansin ni Tulingan na wala na sa likuran niya si Tuling. Nawawala si Tuling! Saan siya nagpunta? Dapat akong bumalik at hanapin siya, sabi ni Tulingan sa sarili. Pabalik na si Tulingan na magulat siya sa isang malakas na pagsabok. Naku! Doon nagmula sa pinanggagalingan namin ang pagsabok. Baka doon naiwan si Tuling. Tuling! Anak ko! Paiyak na sabi ni Tulingan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon naman ay sagutan nyo o kumplituhin ang graphic organizer na ito. At naririto ang tamang kasagutan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin ang mga sumusunod na pahayag. Gumuhit ng bituin sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging vigilant o mapanuri sa mga ilegal na gawain sa kapaligiran at buwan naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Number 1. Ipagbibigay alam ko sa mga kinauukulan ng mga taong lumalabag sa batas na pangkalikasan. Number 2. Bibigyan ko ng halaga ang ikabubuti ng nakararami kaya iwasan kong sumali sa mga ilegal na gawain. Number 3. Bilang isang mamamayan, responsibilidad kong pangalagaan ang aking kapaligiran. Number 4. Titignan ko lamang mga nagtatapon ng basura sa ilog. At number 5. Makikisa ako sa programang pangkapaligiran sa aming barangay. At naririto ang mga tamang kasagutan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, kumplituhin ang graphic organizer. Buuin ang mga pangungusap na nagsasaad ng pamamaraan ng pagpapakita ng responsibleng pangangalaga sa kapaligiran. Isulat ito sa sagutang papel. At naririto ang mga tamang kasagutan. Para naman sa huli nating gawain, sa iyong sagotang papel, punan ang tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. At naririto ang tamang kasagutan. Bilang isang bata, ako ay isang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran.
ipakita ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pakikisa sa mga programang pangkapaligiran. Ang pagiging vigilant o mapanuri sa mga nangyayari sa paligid ay isa rin sa mahalagang responsibilidad ko bilang tagapagbantay ng mga likas na yaman ng mundo. At yan, nagtatapos ang ating aralin para sa week 4 ng ating Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 3. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!